Hello guys! Ayan. Good morning, good afternoon, good evening. Continuation tayo nung discussion about lateral earth pressure. Ayan. As you can remember, no, diniscuss natin sa part 1 kung ano yung formula sa passive and active coefficient, diba? And then diniscuss ko din sa inyo yung cases, yung vertical phase, and then horizontal backfill, tapos vertical face, inclined backfill. And from different cases, we learned the formula na gagamitin for active and passive coefficient. Now, let's answer this first problem. No? Ayan. So, a 5-meter tall cantilever retaining wall retains soil having the following properties. So, the cohesion is 0, the unit weight is 19.8 kilonewton per cubic meter, and the angle of internal friction, or angle phi, is 30 degrees. So, the ground surface behind the wall is inclined from the term, nakalagay doon, naka-inclined at a slope of 3 horizontal to 1 vertical. Okay? And the wall has moved sufficiently to develop the active condition, use Rankine's theory, and consider 1 meter length of wall. Okay? So, determine the coefficient of active pressure, determine the total active force, determine the overturning moment on the wall. So, ito yung figure, guys. Ayan. So, meaning, dahil siya ay vertical face, and inclined backfill. So, yung gagamitin nating formula is yung mahaba. Naalala nyo yun, yung may cosine square root of cosine squared. Yan, mahaba. And also, as you can see, naka-inclined. No? Naka-inclined yung active force natin at 3 horizontal is to 1 vertical. Okay? And yung location niya is 5/3 from the bottom. Okay? Ayun. So, take note, no? Yung angle na to, yun yung angle I. Okay? Ayan. Okay. So, let's answer it. First is tinatanong guys, what is the coefficient of active pressure? So, di ba pag inclined backfill, ito yung formula natin. Ayan. Okay? So, first, let's solve for the value of angle I. Since we have a triangle, di ba? With one vertical and then 3 horizontal. So, masusolve mo si angle I using tangent. So, tangent I is equal to 1/3, which is ito siya. Okay? So, use your calculator, guys. Malalabas na sagot ng angle I is 18.435 degrees. Correct? And then, directly substitute the angle I doon sa ating formula. So, again, no, madali lang tandaan yung active coefficient. Ano lang siya, minus over plus. Ganun siya lagi. Pagka case 1, vertical face, horizontal backfill, 1 minus sine phi over 1 plus sine phi. Ito naman, ganun din, minus saka plus yung nasa taas at saka nasa ilalim. Pagka naman passive, i-reciprocate mo lang. Clear? I-reciprocate mo lang. So, substitute, angle I, so cosine I, minus square root of cosine squared I minus cosine squared phi. Remember, ang angle phi natin, guys, is 30 degrees. Tama? Okay. And then, all over cosine I plus square root of cosine squared I minus cosine squared phi multiply by cosine I. So, lahat cosine lang. No, cosine lang lahat ng nasa formula. Madaling tandaan. And then,
input sa calculator, and your answer is 0.42. Tama ba? Yes, 0.42. Okay. Now, for the second question naman, determine the active pressure. Okay? Active pressure, alam naman natin guys, no? Huwag kayong malilito, no? Kasi kapag ka pressure ang pinag-uusapan, di ba? Due to soil, sabi ko sa inyo, that is simply gamma H times K. Okay, yun yung pressure equivalent niya. Ngayon, ang ginawa kasi dito ni author, no? Diniretso niya na. Diniretso niya na. Paano diniretso niya? Kung gagawan mo kasi ito ng diagram, ang diagram ng force or pressure niyan pa ganito. Tama? Yun yung diagram nung pressure dyan. Ay, ayaw magura. Okay. Diagram ng pressure. So, yung pressure sa ilalim, ayan. Yung pressure dito sa ilalim is due to, wala namang cohesion, di ba? May cohesion ba? Wala. Zero daw yung cohesion eh. Ayun. So, therefore, ayan, para ma-solve itong ilalim na to, that is simply due to the soil itself. So, that is gamma H times K lang. Yun yung value nito. Tawagin nating P. Okay? Tapos, may height yan. 5 meters. Or, let us denote it as H. Diba, may height siya. So, using the area of this, makukuha mo yung force equivalent. Area is 1/2 base times height. Tama? And now, i-relate mo na doon. Doon siya galing. Kaya ang nilagay dyan, the active force is now 1/2. Tapos yung value ng pressure sa ilalim is gamma H K times H. Nakikipaglaro'y pusa ako. Wait lang guys, kinakarmot ako. Doon ka muna. Ayan. Okay guys, so ayan. So wait lang. Doon ka muna. Gabing-gabi na nakikipaglaro. Alas 11 na. Ayan guys. Gamma HK, yung value ng P. Tama. Tapos yung H. Kaya, kung isisimplify mo yan, that will give us FA is equal to 1/2 gamma H squared K. And that is active nga, no? So, active yung gagamitin mong coefficient. So, dun siya galing, guys. Kumbaga, diniretso niya na. Okay lang tayo dun. Diniretso niya na yung paglagay ng formula. Okay? Ayan. Okay. So, diretso tayo guys, no? We have FA is equal to 1/2 gamma KA H squared. So, remember, ang KA natin kanina is 0.42. Tama. 0.42. So, gagamitin lang natin yon for KA. So, 1/2. Tapos, gamma ng soil is 19.8. And then, 0.42. Tama. Then, height. 5 yung height. So, we will get 103.95 kilonewtons. Okay?
Okay lang tayo doon. Sige. So, for the last question, determine the overturning moment. Okay. When we say overturning moment, yun yung magpapataob sa ating vertical face. So, tama ba? Dahil may tumutulak sa kanyang force, tendency is magro-rotate or mag-overturn siya in this direction. Tama? Ganyan yung pag-overturn niya. Now, to get the overturning moment, we will simply take the moment at the bottom. So, kukunin lang natin, guys. Okay, take note ha. Kukunin mo lang yung horizontal component nito. Okay? At imo-moment mo siya dun sa bottom. Ma'am, bakit po hindi kasama yung vertical component? Kasi yung vertical component niya, wala namang moment arm. May moment arm man, super liit. Alam naman natin, pag maliit ang moment arm, or almost zero ang moment arm, zero na rin yung moment. Diba? So, hindi mo na i-consider yung vertical component, ha? Yung horizontal component lang. Okay? Sige. So, for the overturning moment, tama ba? If this is your inclined force, para makuha mo yung horizontal component niya, ito, ang gagawin mo lang is F horizontal ito is equal lang kay FA cosine angle I. Tama ba? Tama, FA cosine angle I. Gamitan mo lang ng trigonometric function. Okay? Kaya dun siya galing. Yun yung component niya dito. Okay, that is your FA cosine I. Tapos, ano yung moment arm niya? Ayun, nakalagay naman, no? Moment arm niya is 5/3. Okay, ma'am, papaano kung hindi given yung 5/3? Actually, masasolve mo pa din. Masasolve mo pa din siya. Bakit? Remember, ang diagram nito is ano? Triangular. Diba, moving back kanina, pinakita ko, triangular yung pressure diagram niyan. Having a height of 5. Alam naman natin, di ba, ang centroid ng triangle. Okay, alam naman natin, guys, ang centroid ng triangle is 1/3 from the base, di ba? So, 1/3 ng height. Kaya yung height niya na 5, kunin mo yung 1/3, yun yung centroid nito. Kaya, dun siya, guys. Okay? Dun siya. Kahit hindi given, masasolve mo yan. So, ang moment arm natin is 5/3. So, let us substitute. We have FA cosine angle I, tama, times the moment arm of 5/3. So, we will get 164.36 kilonewton meter. Okay, guys. So, guys, tandaan nyo, when it comes to lateral earth pressure, basta yan ay isang soil lang, ang dali lang yan. Madali lang siya isolve pag isang layer of soil lang siya. Okay? So, I hope clear naman sa atin yon. And let's move forward to the next problem. Okay? So, for this problem, guys, isang layer of soil lang siya. Okay? Pero, meron siyang water table. Meron siyang water table, kaya given yung saturated unit weight ng soil, okay, saka yung kanyang moist unit weight. Ngayon, for us to analyze this one, let's see kung ano yung mga mag-a-act sa kanya na pressure. Okay? Ano yung mga mag-a-act sa kanya na pressure? So, una sa lahat, guys, may cohesion ba tayo sa ibabaw, sa soil na above the water table? Wala tayong cohesion. Kasi masyadong tuyo. No, masyadong tuyo yung soil. So, hindi magiging cohesive yung soil. Kasi pag sinabing cohesion, nag-a-adhere o nagdidikit-dikit yung particles ng soil. E kung tuyo siya, guys, hindi siya magdidikit-dikit. Kaya yung cohesion niya, zero. Now, ang kulit naman ng pusa ko. Kalmot ng kalmot. Wait
lang, guys. Wala ko sa nang pupwesto. Tulog ka na. Ayan. So, yung cohesion, zero. And then, below the water table, may cohesion siya na 2 kilopascal. And the gamma saturated ng soil is 18.9 kilonewtons per cubic meter. So, we are asked to find what is the effective vertical stress at the base of the wall, what is the total active force acting on the wall, and what is the total active moment on the wall. Okay? So, let's analyze first, guys, no? I think kailangan ko to ilaki. Wait. I-ano lang natin siya. Kaya pa ba siyang, hindi na siya kayang ilaki. Sige. Okay, guys. So, let's analyze kung ano yung mga forces or pressures na ma-encounter or mag-a-act dito. Of course, since meron tayong soil, meron tayong pressure due to soil, merong water yung 1 meter height, so meron tayong pressure due to water, and also, may cohesion yung soil na nasa below the water table. So, may cohesion tayong i-consider on that specific area lang. So, dito sa taas, due to soil lang, tama? Tama, wala namang water dyan. And then, dun sa 1 meter height na soil, meron tayong soil, meron tayong cohesion, meron tayong water. Okay? So, take note guys, no? Bakit siya nagkaroon ng, ano na, bakit? Ganito yung drawing. From ganyan, bigla siyang nagkaroon ng additional horizontal doon. Okay? Ang reason is that is the point ng water table. So, makikita nyo naman sa computation later on. Okay? Sige. So, first question guys, madali lang naman. What is the effective vertical stress at the bottom of the wall? Okay, again, what is the effective vertical stress at the bottom of the wall? Guys, hindi tinatanong yung active pressure, yung passive pressure, hindi. We are looking for the vertical stress. Effective, no? Pag sinabing effective, guys, sinusubtract natin yung water. Okay? Hindi kasama yung water. Okay? So, ang gagawin mo lang dyan, guys, is gamma H lang yan. Mula sa top hanggang sa bottom, no? Kasi sabi dun at the bottom of the wall. So, kukunin mo lang yung gamma H plus gamma H yan. But take note, since may water, yung 1 meter height ng soil, you need to subtract the gamma of water. Kaya, Luna, yan ka na naman. Bakit? Okay, guys. So, moving back, ayun nga, no? Diretso lang. Gamma H lang. So, unahin natin, guys. Ako, nakagawian ko, nagsisimula ako sa top lagi, then going down. Para sa akin kasi mas ano siya, mas madaling, parang mas less error. Yung iba sinisimulan sa bottom, paakyat, pero ako mas gusto ko na from the top, papunta sa bottom. So, from the top guys, kukunin mo lang, pero dito guys, ang ginawa niya, from the bottom nagsimula. Sundin na lang natin yan. So, mula sa bottom, guys, kinuha niya gamma H nito. Eh, di ba ang gamma nito is 19 or 18.9, kung naalala nyo. Ang gamma ng soil na to is 18.9, pero may water table kasi yan. Kaya dapat, since effective vertical stress yung hinahanap, isusubtract mo yung gamma ng water. So, to get the pressure vertical, or vertical stress effective nito, gamma H. Pero yung gamma dapat is, isusubtract mo yung gamma ng water. So, gamma ng soil na to, na saturated, is 18.9 minus gamma ng water times yung height niya na 1. Clear? Now, for gamma H naman ito, ang gamma niya, 15.7, if you can remember. So, since wala namang water table dyan, so yun na yung gagamitin mong gamma. And then, yung height nun is 2. And then, you add, that will be the vertical effective stress. Again, when we say effective stress, you simply exclude the water. Okay? I-exclude mo lang yung water. Yan. So, next is isolve na natin yung
active coefficient kasi kakailanganin natin siya later on sa next problem. So, to get the active coefficient nung soil 1 saka nung soil 2, so remember, ang angle nung soil 1 or angle of internal friction nung soil 1 is 30 degrees at yung angle of internal friction nung soil 2 is 26 degrees. So, using the formula, 1 minus sin p all over 1 plus sin p, you'll get k a nung soil 1, 1 minus sin 30 over 1 plus sin 30, will get 1/3. Then for the soil 2 naman, 1 minus sin 26 all over 1 plus sin 26, so we will get 0.39. So ayan, set aside lang natin yan for our next problem or second problem or second item. Okay? Yan. So for the second item, ano ba yung tinatanong? Balik tayo dun sa slide. Sabi doon, what is the total active force acting on the wall? Okay? So since active force yung tinatanong, guys, kukunin mo lang si F1, tapos kukunin mo lang yung mga pressure. I-add mo lang sila. Okay? I-add mo lang sila lahat. So for us to solve the values for F1, F2, and so on, kunin muna natin si pressure dito. Okay, ito yung kinukuha natin dito, guys. Ito yung P1. Ayan. So, to get this value, sabi natin, ang nag-incur lang dito is soil lang. Wala tayong surcharge, no? Wala tayong cohesion dyan. Wala ding water table. So, soil lang yan. E, di ba pag soil, gamma, H, K lang yan. Kaya, yun. Para makuha yung pressure na to, gamma, H, K. So, dahil active yung hinahanap mo, you use the active coefficient. So, let's proceed, no? So, gamma, ako guys, nasanay ako na gamma H lagi. Gamma H, tapos pag soil, imumultiply ko lang sa Ka. Pagka water, gamma H lang. Ewan ko, mas madali kung less nakakalito yun para sa akin. So, gamma H, Ka. So, yung ating gamma, 15.7, yung height ng soil is 2 meters. Tapos, yung active coefficient ni soil 1 is 1/3. So, multiply mo lang yun, guys. You'll get 10.467 kilopascal. Okay? Okay lang tayo dun. Next naman, to solve for the value of P2, or inuna niya na, guys, ang ginawa niya, sinolve niya na si F1. O sige, sundin na lang natin yun. So, to solve for F1, guys, sabi natin, area lang yon nung diagram na to. So, it has a height of 2. It has a base of P1. Kaya 1/2 base times height. So, 1/2 times P1, which is 10.467, times the height of 2. So, the value of F1 now, guys, will be 10.467 kilonewtons. Now, since later on, we will get the moment, di ba? Total active moment, might as well solve mo na rin yung location niya. Kasi pag may moment yan, siguradong kakailanganin mo yung location ng mga forces. So, knowing that this is 2 meters yung height nito, and alam natin, ang centroid niya from the bottom is 1/3. So, ito ay 1/3 ng 2. Ayan yun. Plus, i-add mo lang yung 1 kasi kukunin mo siya from the bottom eh. Kukunin mo yung location niya from the bottom. So, yun yung Y1. Yun yung layo ni F1 from the bottom. Clear? So, that is 1/3 ng 2. Ito yun. Plus 1. So, that Y1 is 5/3. So, set aside mo lang yan. And let's move forward. So, let's now solve for P2. Now, how to solve for P2? Take note. Tama ba at P2? Interface na siya nung soil 1 and soil 2. Tama ang tanong. Excuse me. Kaninong gamma yung gagamitin mo para ma-solve ito? Ayan. Ito yun, di ba? P2 yun, P2. Siyempre, ang gagamitin mo, guys, yung soil 1 pa din. Okay? Yung soil 1 pa din. Pero, ang gagamitin mo na, okay? Ang gagamitin mo na active coefficient is active coefficient na ng soil 2. Uy, okay lang doon?
Okay lang doon? Yes. Yes, okay. Sige. So, knowing na ang active coefficient ni soil 2 is 0.39. Tapos, yung gamma ng soil 1 is 15.7. Tama? Tama. And then, yung height ni soil 1 is 2. Okay? Kaya, using the formula, gamma HK, so, ayun, you'll get 12.26. Okay? 12.26. And then, to solve, of course, to solve for the value of equivalent force, so, ang gagawin mo? Okay? Take note, ha? Ang magiging diagram nun ay hindi triangular. Ang magiging diagram nun, guys, is rectangular lang. Okay? Rectangular lang siya. Kaya ang area nun, to solve for the force 2, kunin mo lang yung area ng diagram. Base times height. So, P2 times H2. 12.26 yung P2. Then, height is 1. Kaya, F2 is 12.26 kilonewtons. Okay lang tayo dun, guys? Okay lang. Okay lang. Sige. So, para kasi ang nangyari sa kanya, guys, parang in-extend mo lang yung soil 1. Okay? Parang in-extend mo lang yung soil 1 sa kanya. Kaya, gamma ng soil 1 pa din yung ginamit mo. Okay? Now, to get the location, madali lang kasi rectangular lang yan. E di kalahati lang siya ng 1. So, this is 0.5. Okay? Next. Set aside lang natin yon. Then, to solve for the other forces, solve natin si F3. So, ito si F3, guys. Yan. So, para makuha ko si F3, guys, kukunin ko yung base na to. Okay, ano ba yung base na yon? Itong base na to. Tama ba? That is due to the soil 2. Okay, due to soil 2 na siya. Kanina ito, itong rectangle na to, kay soil 1 lang yan. Pero we use the active coefficient of soil 2. For this P prime 2, we will consider na yung soil 2. Ka nung soil 2, gamma nung soil 2, pero we will use the difference nung saturated saka nung gamma ng water. Okay? Okay. Tapos, yung H2, yung height ng soil 2. So, ayan. We have Ka2 is 0.39. Gamma saturated nung soil 2 is 18.9, gamma ng water 9.81, and then height ni soil 2 is 1. From there, you'll get 3.545. Okay, 3.545, and then, okay, to get the area, since triangular yan, guys, okay, triangular yan, 1/2 base times height lang, so ang base mo is P2, P prime 2, height mo is H2, which is 1 meter, then times 1/2, no, ayun. 1/2 base times height. 1/2 times 3.545 times 1, you'll get F3. And also, to get the location, no, the F3 from the bottom of your, from the bottom of the vertical face, no, ang gagawin mo lang, kunin mo lang 1/3 ng 1, which is 1/3. Okay? Okay. And lastly, no, to solve, or hindi pa siya last, actually sa cohesion pa siya. Take note that cohesion, dahil pinag-uusapan natin dito is active pressure, cohesion should be a minus. It should be negative. It should be in opposite direction. Lahat sila pakaliwa. Only the cohesion will go against or will be in the different direction. So, we know na ang formula nun is negative 2C, Ka. Again, wala po tayong ginamit dito. Wala tayong kinuhang due to cohesion kasi zero daw yung cohesion ng soil sa layer na to.
within the 2-meter soil. Okay, so negative 2 CKA lang siya. Remember na ang value ng cohesion for soil 2 is 2 kilopascal. And then the value of Ka2 is 0.39. So direct substitution lang guys, you'll get negative 2.498. And now, take note always, 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 ang cohesion, ang distribution niya is always, okay, rectangular lang. Okay? Ba't ba nagkakaroon ng rectangular? Saan nagkakaroon ng rectangular? O, take note nyo to. Nagkakaroon tayo ng rectangular na distribution kapag dumaan sa interface or dumaan sa water table interface tulad nito. Diba? Parehong soil lang yan eh. No? Magkaiba lang sila ng gamma. So, magkakaroon dyan ng rectangular diagram. And also, kapag cohesion. Dun lang, no? Then all is triangular na lang yung distribution niya. Okay? So now, since we know na rectangular lang yung distribution niya, edi ang area nito is only base, which is P4, times height, which is 1. So P4 times height, so negative 2.498 times 1, you'll get negative 2.498 kilonewton. Okay? Maaring nagtataka kayo, bakit siya kilonewton? Ma'am, bakit siya kilonewton? Eh, ano siya, ma'am, diba? Yung unit, ma'am, diba si P4 kilopascal? So, kilonewton per square meter yon. Si H2 ay meter. So, pag pinag-multiply yan, ma'am, dapat po ang unit is kilonewton per meter. How come kilonewton siya? Bakit kilonewton? Okay, reason is that, sabi doon, no, sa problem. Ayan. Actually, walang sinabi. Pero guys, sa problem, kapag walang sinabing width, kasi may width yan eh, di ba? We always consider 1 meter na width. We always consider 1 meter na lapad nung dam. Okay, pag walang sinabi. Kaya, no, hindi man niya pinakita, bakit naging kilonewton na lang bigla? The reason behind that is because, no, saan ako? The reason behind that is because, ayan, dito na tayo. Ang reason nun is because, pag multiply mo yan sa 1 meter na width niya, yung kilonewton per meter, makakancel na yung meter. E 1 lang naman yun, wala namang effect yon, tama ba? Kaya kilonewton na lang siya. Don't get confused. 1 meter width lang naman ng analysis unless sinabi sa problem yung specific width niya. Pero pag walang sinabi, we always assume 1 meter strip. Mapadam man yan, retaining wall man yan or ganito, no? 1 meter width pag walang sinabi. Okay? And then, to get the location ng F4 from the bottom, edi half lang siya ng 1. So, 0.5 lang siya. Okay? And then, lastly, to solve for pressure due to water, gamma H lang yun, di ba? Gamma H lang. So, gamma ng water, 9.81. Height nito is 1. Therefore, P5 is 9.81 kilopascal. And then, sabi ko nga sa inyo, triangular lay distribution yan. So, 1/2, base niya is 9.81. Height niya is 1 meter. So, we get 4.905 kilonewton. And then, guys, no, to get its location, again, 1/3 lang siya ng 1, which is 1/3. Okay? So, nasolve na po natin lahat ng kailangang forces. Then, we can now solve for the total active pressure. So, tandaan nyo, i-add mo lang lahat ng same yung direction. Usually, ako, kung ano yung dominant, yun yung ginagawa kong positive. Ganun ako. So, since ang dominant sa atin is yung mga pakaliwa, yun yung positive ko. Tapos, yung against, yun yung gagawin kong negative. Kaya, tinan nyo dito, as you can see, tinan nyo ginawa niya. Hindi niya na pinakita na minus yung F4.
ginawa na lang niyang negative. So, ikaw, kung ano mas maalwan sa'yo, ako, ginagawa ko lang positive lahat dito sa part na to. Positive lang yun lahat. Wala akong nini-negative dyan. Ang ginawa kasi niya, ginawa niyang negative dito. Ako, positive lang sa akin yan. Saka ko lang nire-reflect yung sign niya, yung negative niya, pag tinototal ko na. Doon lang naman siya magkaka-effect, guys. Tama? Doon lang siya may significant effect. So, dito ko na lang siya ipapakita. Parang gagawin ko, positive lahat ng value niyan, pero F1 plus F2 plus F3 minus F4 plus F5. Para ganito pa rin yung kalalabasan niya. Ikaw, kung ano mas maalwan sa'yo. So, ito na lang siya, ganyan na lang. F1 plus F2 plus F3 minus F4 plus F5. And then, kahit mental mo na lang, kaya mo na to i-mental, no? O hindi pa din, no? May baka mamali pa, i-calculate mo na yan, no? So, 26.904 kilonewton yung total active pressure. Guys, don't be confused with the word pressure. Pressure and force are interchangeable. Madaming cases sa board exam na find the pressure. Pero ang totoong tinatanong is force talaga. So, interchangeable si pressure sa kasi force. All you have to do is look at the unit ng choices para malaman mo kung ano yung tinutukoy niya. Pressure pero force pala talaga. Ganon. Okay? So, ayun. And then lastly, actually, itong tanong na to, pang number ano na siya eh. Pang letter si na. So, yung sagot na, ayan. Okay, yung sagot na to guys, yung 26.904 is actually, yun yung sagot sa letter B, total active pressure. And then to get the total active moment guys, ang gagawin mo lang, imo-moment mo lang lahat yan from the bottom of your retaining wall. Okay, so di ba alam naman natin yung distance ni F1 from the bottom is Y1. So, F1, Y1. Distance ni F2 from the bottom is Y2. So, F2, Y2. Si F3, distance niya is Y3. So, F3, Y3. Si F4, distance niya is Y4. And then, si F5, distance niya is Y5. And then, ayun, nilagay niya lang. Sinubstitute mo lang lahat ng values. Diba? So, may copy naman kayo ng PowerPoint nito. Just scan through it na lang. Double check and aralin nyo on your own, no? Okay, so we'll get 10.467 times 5/3 plus 12.26 times 0.5 plus 1.773 times 1/3 minus 2.498 times 0.5 plus 4.905 times 1/3. So, you'll get a active moment or an active moment of 24.552 kilonewton meter. Okay? Okay, so that's it guys. And ayan, sige. So, sagot pa tayo ng isang item. Two items yung ating sagutan. And then, part 3 sa Friday ko na lang i-upload yung matitira. Okay? So, moving forward. Ayan. So, last na to. For today, a frictionless retaining wall is shown in figure 8.16. Consider, ayan, sinabi naman niya, consider 1 meter length of wall. So, we are asked to get the horizontal passive pressure on the backfill at the bottom of the wall. Determine the passive resistance on the backfill. Determine the location of the resultant passive force from the bottom of the wall. So, guys, ito yung figure. Okay? And as you can see, andito yung force na hinahanap. Or actually, ang hinahanap is yung due to the soil. So, hindi yan. Tanggalin natin. So, guys, dito, ang hinahanap is the passive pressure. Ayan. Passive resistance, no? So, kunin muna natin yung passive coefficient. Okay? So, guys, ako, ito ginagawa ko ha. Kapag isang layer of soil lang, tapos wala namang water table, makikita mo kaagad kung ano yung equation ng active and passive pressure niya throughout the height eh. Diba? Tulad nito,
Sabi dito, the passive pressure at any point is equivalent to Kp gamma H, that is due to soil yan, di ba? Plus Kpq, that is due to surcharge, kasi may surcharge ka, oh. Plus 2C square root of Kp, kasi may cohesion ka. So, basta nakita mo yung mga present na factors like cohesion, surcharge, may soil naman, madali mong makikita kung ano yung mga magsasum up na pressure eh. Alam mo yung mga pagsasama-samahin mo lang. Pero pag kasi ang given sa atin is multiple layer of soil tulad nito, yung kanina, ayan, hindi mo siya agad magawa ng general equation for the pressure. Hindi mo agad masabi na at any point the pressure is ganito, ganyan, ganyan, plus ganito. Hindi. You cannot tell. Mahirap, baka magkamali ka pa. Pero for this type of problem, guys, madaling sabihin. Since alam mo naman na all throughout its length, ang meron lang naman is yung surcharge, yung soil, then yung cohesion, then we can get the general equation of pressure at any point. So, Kp gamma H, dahil passive yung pinag-uusapan, plus Kp times Q, plus 2C Kp. So, let's solve for the passive coefficient. So, since ang angle of internal friction natin, guys, is, erase natin yan. Okay. Ayan. So, we will solve the passive coefficient. So, 1 plus sine 26. Remember, this is case, ito yung vertical face and then horizontal backfill. So, ang passive coefficient niyan is yung reciprocal nung 1 minus sine p over 1 plus sine p. So, passive coefficient, 1 plus sine 26 all over 1 minus sine 26. So, we'll get 2.56. Okay? And then, ito no, at height is equal to 0. Ito yon. Yan yung 0 yung height. Tama ba? Tama ba? At height is equal to 0. Ang meron lang dyan is si surcharge saka si cohesion. Tama. Yung soil, hindi mo pa isasama. Yung gamma HKAY. Kasi wala pang height. Magsisiro lang yon. Kahit gamitin mo to buo, magsisiro lang yung height na to. So, makakancel lang siya. Ang matitira lang is itong KPQ plus yung 2CKP. Tama, kasi wala pang height ng soil doon. So, ayun. So, at H is equal to 0, ang magkukos ng pressure dyan is due to the cohesion, which is, due to the surcharge, which is Kp times yung value ng surcharge, which is 10 kilonewton per square meter, plus 2CKP, 2C square root of Kp. So, ang C mo is 8, and then, ang Kp is 2.56. So, ang ating magiging P1 here is 51.2 kilopascal. Okay? And guys, no, nakalimutan ko sabihin sa inyo, i-recap ko. Diba sabi ko sa inyo kanina, may reasons kung bakit nagre-rectangular yung pressure diagram. First reason is kapag dumaan siya sa interface or dun sa water table. Okay? Next, pag-cohesion. Kasi dito sa problem na to, walang surcharge. Kaya hindi nyo nakita yung sa surcharge. Another diagram, guys, na nagre-rectangular is yung surcharge. Ulitin ko ha. Nagkakaroon ng rectangular diagram kapag dumaan sa interface or dumaan sa water table. Kapag cohesion, saka kapag surcharge. Okay, so balik tayo dito. Kaya ito guys, rectangular lang siya. Wala kang ibang makikita dyan sa P1 kundi rectangular lang. Kasi rectangular yung surcharge, rectangular din yung cohesion. Tama? Okay, so ayun. Next, let's solve for at H is equal to 4. So dito na tayo agad sa bottom. Ano mag-a-act dyan? Una,
meron kang surcharge. Kasi ang surcharge nagsimula sa top yan, hanggang bottom meron na yan. Okay, hanggang bottom meron na yan. Kaya, to get the pressure at H is equal to 4, so dun tayo muna sa due to surcharge, so we have KP times Q, ito yun. Tama? Ay, sorry. Ito pala yun. Ito yung KP times Q. Inuna ko yun. Plus, okay, gamma HKA. Kasi may height ka na ng soil. So, mayroon ng due to soil na pressure. Gamma HKA. Yan. Okay? Plus, meron kang cohesion. Ayun. 2C. 2CK P. Tapos, yung P2 mo is 204.8. And then, guys, ako, pwede namang hindi ko na hatiin to into 2 kasi trapezoid lang naman. Pero for easier location ng centroid, best practice is yung hinahati mo siya into simpler figure. So, pag may trapezoid kang nakita, hatiin mo siya into triangle and rectangle para mas madali hanapan ng centroid. So, ang ginawa nito, guys, kinuha niya yung value nito by subtracting, of course, P2 and P1. So, 153.6 yung base ng triangle na to. Ayan, para mas madali kunin si F1 saka si F2. So, kunin na natin, guys, si F1. To get F1, guys, base times height lang yon. So, ang base niya is P1. Tama? And ano value ng P1 kanina? Ito, oh. P1 is 51.2. So, P1. Tapos, yung kanyang height is 4. And, guys, minultiply na siya sa 1. Ano yung 1? Yun yung kanyang width. So, yun yung kanyang width, yung 1 meter. Kaya, ang F1 mo, guys, is 204.8 kilonewton. Okay? And then, to solve for F2, ang gawin mo na lang, guys, is triangle naman to. So, 1 half base times height. 1 half, ang base niya is P2 minus P1, which is 153.6. Ayun. Tapos, yung height niya is 4. Tapos, yung width nung ating kinoconsider is 1 meter. Kaya, 1 half times 153.6 times 4 times 1 will get 307.2. So, to solve for the total active or passive force, add mo lang F1 plus F2. Tama ba? F1 plus F2. Ayan. Ma'am, bakit hindi nag-minus yung cohesion? Guys, sabi ko sa inyo, si cohesion, minaminus lang siya pag active pressure, yung pinag-uusapan. E dito ang pinag-uusapan natin, passive pressure. Kaya plus lang siya, guys, ha? Ayun, no, plus lang siya. Hindi mo siya kailangang isubtract. Okay? So, ang F natin is 512 kilonewtons. Clear? Clear, okay. And then, to get the location ni F, guys, to get the location of F, pwede tayong gumamit ng Barignon's theorem. Okay? So, ang tawag dito, guys, is Barignon's, sorry, ang tawag dito is Barignon's theorem. If you can recall, ginagamit natin yan madalas sa, ginagamit natin to madalas sa strength of materials, sa engineering mechanics, diba? Gamitin yan. We use Barignon's theorem to get the centroid, di ba? Let's say, tulad nito, kinuha natin yung total passive force, di ba? Yung resultant. So, by applying Barignon's theorem, alam naman natin yung concept niya. Sabi kay Barignon's theorem, the moment of the resultant is equal to the moment of its component. Resultant natin si F. Ang bumubuo kay F ay si F1 saka si F2. Therefore, ang component ni F is si F1 and F2. So, the moment of its resultant, of the resultant, is equal to the moment of its component. Okay? So, imo-moment mo lang si F, si resultant or total passive force from the bottom, at si-equate mo siya sa moment ng bawat component from the bottom then. Okay?
So, ang moment niya, since guys, di natin alam, ako kasi guys, hindi ko kabisado yung centroid ng trapezoid. Hindi ko rin siya kinakabisa. So, ginagawa ko, nagbabarig ng theorem na lang ako. So, si F, dahil unknown si Y, take mo lang si Y as unknown, that equal to F1 times, iba 2 lang naman to, kasi centroid ng rectangle is half ng 4. Tapos, yung location naman ni F2, dahil triangle lang yan, 4, edi from the bottom, 1/3 siya ng 4, kaya 4/3. Ayan. So, let's do this. So, we have the total or the resultant force is 512 times Y is equal to F1, which is 204.8, times its distance from the bottom, which is 2, plus F2, which is 307.2, then its distance from the bottom is 4/3. Then, paki-calculate na lang, you'll get the location of the hydrostat, or you'll get the location of the total passive force from the bottom equal to 1.6. Okay? So, ano ba yung tanong? Determine, yung na-solve natin na 500, okay, yung na-solve natin na 512 kilonewton, yan yung sagot natin sa question number 3. Tingnan nga natin, guys. Wait. Ayun. Ah, okay. So, ang una nating sagot is determine the total horizontal passive pressure. So, sa unang question, ang sagot natin dyan is si... Ayan. 204.8. Kasi ang tinatanong, guys, is the total horizontal or total horizontal passive pressure at the bottom of the wall. So, dahil bottom yung tinatanong, guys, ano daw yung pressure dito? O di P2. Ayun. Tapos, next question, what is the total passive resistance or passive force? E di yun yung resultant F, di ba? Ito siya. 512. Tama? Okay. And then, yung tanong sa dulo, what is the location? Yun yung 1.6. Okay? So, ayun, I hope na-gets ninyo and I hope na ma-practice nyo ng mabuti ito. If you have further questions, just message me directly sa MS Teams or you can yun, sa MS Teams talaga yung pinaka ating communications platform. So, ayun, guys, thank you so much for watching this video. I hope to see you soon sa third part nitong lecture which will be uploaded on Friday. So, thank you so much. God bless.